Ako si Zar, taga Malabon. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Kayo na bahala, boss, ang umintindi ng kwento. Undas nun. Dahil wala namang trabaho nun dahil nga mag-uundas, kumbaga holiday, ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-camping sa isang bundok sa Pampanga. Suggestion yun ng isa naming kaibigan na tawagin na lang nating Amy. Ewan ko ba kung bakit undas mismo nang maisipan nilang mag-camping. Aminado ako na ako yung tipo ng taong matatakotin. Pero sumama na lang din ako. Wala din naman kasi akong gagawin sa bahay nun. Yung buong pamilya ko kasi nun ay nasa probinsya ng Bicol. Ako lang yung nasa Malabon para magtrabaho. Hindi na rin ako nun umuwi ng undas dahil panigurado maraming tao ang magsisiuwian at ayoko rin makisiksik sa kanila. Ayun na nga. Nag-rent lang din kami ng masasakyan nun. Sakto, may marunong sa amin mag-drive. Sumama na rin pala yung tatay nung isang kaibigan ko kasi maalam din yung tatay niya sa plano namin. Nung maarating kami doon ay gabi na, mga alas-6 rin yata. Nagkanta traffic din kasi at dahil may mga stopovers pa kami syempre. Tapos naligaw pa, kaya inabot ng dilim. Nung matapos na kaming mapag-ayos ng gamit ay naapagluto na rin yung iba ng kakainin namin. Bandang alas-10, nagsipuntahan na kami sa kanya-kanyang tents. 3 tao pala per tent nun dahil may kalakihan naman ito. Dahil hindi pa kami makatulog nun ng mga kasama ko, ay nagkwentuhan muna kami. Pinangunahan nyo ni Amy, ang pinaka-close ko sa grupo. Mas matanda ito sa amin, kaya para na rin siyang ate ng grupo. Pagkatapos ng kwentuhan, ay natulog na rin kami. Mga alas-11 na rin kasi nun. Mga alas-2 siguro ng madaling araw ay nagising ako. Lumabas muna ako para uminom. Nasa labas din kasi yung pinaglagyan namin ng tubig. Nung pabalik na ako sa tent, ay napatingin ako doon sa isang medyo madilim na parte ng kinalalagyan namin. Hindi ko alam noon kung namamalikmata lang ba ako o dahil inaantok pa. Pero may nakita kasi akong isang lalaking nakaitim. Naatali ko dito malapit sa puno. Ang nakakatakot pa noon ay pansin kong parang wala itong ulo. Kaya dali-dali ako nung pumasok ng tent. Nagtalukbong lang ako habang iniisip yung pugot na lalaking nakita ko sa labas. Puyat na puyat ako noon dahil nga hindi na nakatulog. Nang magising ang lahat ay kinuwento ko ang nangyari sa kanila. Yung iba hindi naniwala dahil baka guni-guni ko lang yun kasi nga antok pa. Yung iba naman natakot. Ipinagsawalang bahala ko na lang din yun at baka nga namalikmata lang ako. Mga alas 4 ng hapon na noon nang nag-decide sila na maglakad-lakad sa paligid. Total, maganda naman yung panahon at wala rin naman ibang gagawin nung time na yon. Sumama naman ako, pero yung iba nagpaiwan para may magbantay sa camping ground namin. Habang naglalakad kami noon ay nagiiwan kami ng palatandaan para alam namin ang daan kapag bumalik na kami. Nung dumidilim na, ay nagaya na akong bumalik nun sa campsite. Delikado na rin kasi ng ganong oras. Nung naglalakad na kami pabalik, ay napatingin ako sa isang kubo. Nagtaka ako dahil wala naman yun nung una, pero baka hindi ko lang din napansin. Tanda ko pa nun na eksaktong 6:30 ay napatakbo ako dahil nakita ko ulit yung nakita ko nung madaling araw. Yung katawan ng isang lalaki na walang ulo at nasa balkonahe ito ng kubo. Hinabol ako ng mga kasama ko. Tinanong ng isa kung ano daw ang nangyari. Hindi ako makasagot noon dahil sa pagod at takot. Napaiyak na nga ako noon. Nung gabi ring yun ay nag-usap kami ni Amy. Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit yun nangyayari sa akin. Kung totoo nga ba o nag-i-imagine lang ako. Ang sabi lang noon ni Amy, ang paniniwala sa kanila ay kapag nakakita ka ng katawan na walang ulo ay may mapapahamak na malapit sa iyo o di kaya ay mamamatay. Hindi maalis sa isip ko yung sinabi ni Amy. Kung posible bang mangyari yung sinabi niya. Kinabukasan nun, nag-decide na kami na umalis. Pabor naman yun sa akin dahil hindi ko na kaya pa ang magtagal doon.
Nung maababa kami ng bundok, ay tinawagan ako noon ni Mama. Isang masamang balita ang sinabi nito sa akin na kinalungkot at kinatakot ko ng sobra. Namatay na raw yung lolo ko dahil sa atake sa puso. Eksaktong 6:30 ng umaga. Hindi ko alam kung nangyari nga ba talaga yung kwento ni Amy o sadyang nagkataon lang. Hindi ko na rin maiwasan na ganun ang isipin dahil malakas pa naman noon ang lolo ko. Nagmadali na rin kami nung umuwi para makabiyahe na ako papuntang Bicol. Nung last night na ng lolo ko, ay ako at si Mama ang nagbantay. Nakwento ko rin sa kanya noon yung nangyari habang nasa bundok kami ng mga kaibigan ko, pati na rin yung sinabi sa akin ni Amy na pangitain. Pati raw pala si Mama ay nakakita ng katawan na walang ulo. At kung anong oras ko nakita yung katawan, ay ganoon din yung oras nung makita yun ni Mama. Naisip kong hindi lang nagkataon yun. Kumbinsido na ako na totoo yung sinabing pangitain ni Amy nung nasa bundok kami. Pagkatapos ng libing ni Lolo, ay hindi ko na ulit nakita pa yung lalaking walang ulo. Simula rin nun ay hindi na ako nagpupunta sa mga bundok dahil konektado yung takot ko sa nangyari sa akin nun. Nung malaman yun ng iba, karamihan sa kanila ang tingin sa akin ay nababaliw na. Pero ako naman kasi yun at alam ko kung ano yung nakita ko. May mga pangyayari lang talagang mahirap paniwalaan, pero nasa atin naman kung paniniwalaan natin. Ito lang boss ang kwento ko sa ngayon. Sana ay maisama sa mga ina-upload niyong mga kwento. Hello sa lahat. Ako si Daryl, taga Nueva Ecija. Itong kwento ko ay isa sa mga karanasan kong hinding-hindi ko makakalimutan. Nakatira ako sa liblib na parte ng Nueva Ecija sa isang maliit na barangay. Isipin nyo na lang na napapaligiran ang tirahan namin ng mga matatayog na puno at matataas na damo. Kilala ang barangay namin sa mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang, pero wala pa namang nakakapagpatunay nito. Ako naman ay hindi naniniwala sa mga ganon dahil hindi pa naman ako nakakakita. Mas takot pa ako sa mga taong pwede kang gawan ng krimen. Balik tayo sa kwento. Nangyari to 15 years ago. Malapit na mag-fiesta noon sa barangay, kaya maraming kailangan gawin. Isa na nga ang pamilya ko noon. Naghahanda rin kasi kami tuwing fiesta. Pinanguha kami noon ni na Mama ng panggatong para sa fiesta kinabukasan. Para less hassle na, kasama ko noon si Papa pati yung nakababata kong lalaking kapatid. Sa bundok pa kami noon nanguha ng mga panggatong dahil wala namang makukuha malapit sa bahay namin. Matataas kasi ang mga damo, kaya kahit napapaligiran ng mga puno ay mahirap kumuha. Mga alas tres na kami noon nakaalis papunta sa bundok dahil may kailangan pa kaming gawin doon sa bahay. Naghiwalay kaming tatlo noon para mas mabilis makakuha ng panggatong. Nung marami na akong nakuhang panggatong, ay tumigil na rin ako. Saka ko lang napansin noon ang kadiliman ng lugar. Papagabi na kasi. Kaya naman kinuha ko na yung flashlight ko na pwedeng ilagay sa ulo. Pero hindi pa ako nakakaalis, ay agad na akong may napansin. May nakita ako nung parang ilaw. Dahil na-curious ako, ay lumapit ako. Hindi naman yun gaano kalayo. Nung makalapit ako, ay may mga tents akong nakita. Ang naalala ko lang noon ay mga limang tents ang naroon. Naisip ko na baka may mga nagka-camping. Meron din kasing bonfire doon. May iilan din akong nakitang mga tao na busy sa kung ano man ang ginagawa nila noon. Pero nagulat ako nang may tumapik sa likod ko. Isang lalaki na medyo may edad na. Sabi nito ay kasama siya ng mga tao na nakita ko. Kaya huwag raw akong matakot dahil wala silang gagawing masama. Dayo rin pala sila. Sabi pa nito ay nabalitaan nila na fiesta sa amin. Kaya nag-decide sila na manatili muna sa barangay para ma-experience naman nila ang fiesta sa ibang lugar. Hindi nito sinabi sa akin kung taga saan sila at hindi ko na natanong pa.
bumalik na lang ito na may hawak na mahabang kahoy. Ako naman, bumalik kina Papa. At nung makita ko sila noon, ay baka sa mukha nila ang pag-aalala. Kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Tanong nito sa akin. Ang sabi ko naman ay napalayo lang ako. Kasi kung sasabihin ko yung nakita ko, ang sasabihin lang niya ay delikado at baka mapahamak pa ako. Umuwi na rin kami noon. Isa rin kasi ang pamilya namin sa mga naniniwala sa mga kakaibang nilalang tulad ng aswang. Pero ako, hindi talaga. Nung gabi rin yon, ay may napabalitang may natagpo ang bangkay ng bata na malapit lang doon sa bundok. Wakwak daw ang katawan nito at halos parang giniling na. Suspecha na naman nila ay aswang ang may gawa nun. Hindi naman daw kasi ito kayang gawin ng isang normal na tao. Kinabukasan nun ay fiesta na sa amin. May mga palaro at ibang mga aganapan tulad ng parada, sayawan sa kalsada at iba pa. Busy ang iba sa pagluluto ng kanilang handa. Yung iba ay nakitulong na lang sa mga kapitbahay at nakihingi ng pagkain. Kami naman ay busy sa pagluluto. Pagdating ng hapon ay natapos na ang lahat ng kailangang gawin. Ang aasikasuhin na lang ay ang mga bisita na darating. Di naglaon, dumating na rin yung mga bisita na inimbita ni na mama. Habang abala ako noon sa pag-aasikaso ng mga bisita, ay nakita ko yung may edad na lalaki na nakausap ko sa bundok. Kasama nito yung mga tao rin na nakita ko noon na nag-camping. Lumapit naman ako sa kanila. "Magandang hapon, kayo ho pala," sabi ko noon. "Magandang hapon din. Ang saya pala ng pagdiriwang nyo sa fiesta rito, ano? Ang daming tao, pati mga bata," sabi ng lalaki na nakilala ko. Pansin kong may diin sa pagsabi nito ng bata. Inaya ko naman sila noon na pumunta ng bahay at kumain. Marami rin kasi kaming naluto. Habang kumakain sila at ako naman ay naglalagay ng mga pagkain sa lagayan, ay may napansin ako sa mga kinikilos nila. Yung parabang hindi sila mapakali, lalo na yung mga mata nila. Malikot ang mga yon. Parang may kakaiba sa kanila. Yung iba tuloy lang sa pagkain. Yung iba naman ay panayang tingin sa mga tao sa kalsada, lalo na sa mga bata. Pero hindi ko na lang yung sineryoso pa dahil baka nawiwili lang sila sa mga ito. Kagaya nga ng sabi nila ay dayo lang sila rito at malimit na makakita ng ganong kaganapan. Nung matapos sila kumain ay hindi pa agad sila umalis. Naipagkwentuhan pa sila sa ibang kabarangay namin. Nung paggabi na ay nagpaalam na silang aalis na at baka maabutan pa ng dilim pabalik sa tents nila. Inalok ko nga sila noon na magpalipas na lang ng gabi sa bahay pero nahihiya daw sila kaya hinayaan ko na lang. Madaling araw na noon, siguro bandang alas dos nang magising ako dahil sa tahol ng mga aso ng kapitbahay namin. Lumabas ako noon para tingnan kung ano ba'y tinatahulan nila. Nung makalabas ako ay wala naman akong nakitang iba. Papasok na sana ako noon nang marinig ko ulit yung ingay. Pero nung oras na yon ay hindi lang tahol ng aso kundi gawa ng isang tao. Kinilabutan ako noon nang may makita akong imahe ng tao sa madilim na parte malapit sa amin. Ang mas nagpakilabot pa sa akin ay nung makita kong hindi itsura ng tao ang wangis nito kundi mukha ng isang nakakatakot na nilalang. Nagmadali akong pumasok ng bahay at nilakang pintuan. Chinek ko pa kung naasara lahat ng mga bintana. Hindi na ako nakabalik noon sa pagtulog dahil natakot ako na baka pumasok yung nilalang doon sa bahay namin. Pagsikat ng araw, napalabas na lang ako ng bahay nang may marinig akong sumisigaw. Namatay na pala ang anak nung isang kapitbahay namin. Natagpuan ang katawan nito sa bundok kung saan kami nanguha ng mga kahoy panggatong. Naulit na naman yung insidenteng yon sa batang anak ng isang kabarangay namin. Puro mga bata ang biktima. Ang mas nagpanginig sa akin ay nung marinig na natagpuan ang mga bangkay ng bata doon sa spot mismo kung saan ko nakita yung mga tents. Hindi ko maiwasang isipin noon na may kinalaman ang mga dayo
na nagpunta sa fiesta namin sa mga patayang naganap. At kung totoo nga ang kwento-kwento nila na may mga aswang nga, kung kabilang ba yung mga dayo na yon sa anila. Inireport sa pulis ang mga insidenteng yon. Nabalita rin sa lokal na dyaryo pero hindi sa TV. Pero yun na yung huling biktima. Simula nun ay wala na rin balita sa anila. Suspecha rin ng mga tao sa amin ay yung mga dayo nga ang may kagagawan at sila yung sinasabing aswang na nambibiktima ng mga bata. Iniwan din nila yung mga camping tents at ilang gamit kung saan ko sila nakita. Mas naging maingat na kami sa aming barangay para wala nang mabiktima ulit ng mga aswang man o tao. Magandang araw po sir at sa lahat. Ako si Marie, taga Bayambang. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kakaibang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko nung mag-hiking kami. Matagal-tagal na rin nangyari tong kwento at first time ko rin mag-hiking nun. December of 2016 yon nangyari. Nagkayayaan kami noon na mag-hiking ng mga kaklase ko. Total, Christmas vacation naman namin. Pinayagan naman ako ng parents ko dahil kasama naman yung magulang nung iba kong kaklase. Kaya kampante sila at kilala rin naman nila ang mga magulang ng mga kaklase ko. May guide din kami nung time na yon. Napag-usapan namin na December 21 na lang kami umalis para hindi sobrang lapit sa Pasko gagayak. Gabi pa lang ng 20 ay naghanda na ako ng mga dadalhin para sa hiking. Actually, go with the flow lang ako. Hindi ko masyadong gamay kung saan kami mag-hiking dahil sila ang pumili. Wala rin kasi ako nung nag-usap sila at hindi ko na rin inalam pa. Kumbaga, may tiwala naman ako sa kanila. Nalaman ko na lang nung andun na kami. Mga alas 6 yun nung nagpunta na ako doon kung saan kami susunduin. Maaga kaming umalis dahil malayo pa ang biyahe pati yung i-hike namin. Bandang alas 10 ng umaga yon nang marating kami doon sa lugar. Nakalimutan ko na rin yung pangalan, basta malayo. Hindi rin kasi siya sikat. Nung ready na ang lahat, ay nagsimula na kaming mag-hike. Maganda naman yung area at sure na marerelax ka habang naglalakad. Sa kalagitnaan ng pag-hike namin, ay may kinuwento sa amin yung guide. Ang sabi niya noon ay huwag kaming hihiwalay dahil baka mawala kami at baka kunin daw kami ng isang nilalang. Nakalimutan ko na nga kung anong tawag doon. Masensya na sir. Halata pa sa mukha nito yung takot nung sabihin niya yon. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Ang naisip ko pa nga na baka tinatakot lang kami nito para hindi kami gumawa ng kabalastugan. Ilang sandali pa ay tumigil ako para uminom ng tubig. Tiningnan ko naman yung mga kasama ko at kitang mabagal naman silang maglakad kaya hindi ako natakot na baka maiwan nila ako. Pero pagkatapos kong uminom ay hindi ko na sila makita nun. Yung parang bigla-bigla na lang. Kinabahan na ako nung time na yon. Akala ko mawawala ako. Agad ko naman silang nahanap. Sinabi nung guide na gagabihin na kami dahil na rin sa pagtigil namin para magpahinga. Pero ready naman kami nun. May dala kaming ibang gamit pati tent para sa camping. Bandang alas 3 nun, ang sabi nung guide, siguro mga alas 5 ay makakarating na kami sa destination namin. Makalipas nga ang oras, ay sinabi ng guide na naarating na kami dun sa area. Nag-ayos na rin kami agad ng mga gamit namin dahil mahirap mag-ayos kapag madilim na. Nung matapos, ay nagpahinga muna kami. Yung iba ay gumawa ng apoy para mainitan. Malamig din kasi doon sa area na pinaglagian namin. Dahil sa wala naman kami ibang magagawa nun, ay nagkwentuhan na lang kami kasama yung guide namin. Nagpresenta ito na magkwento. Marami kasi itong kwento kaya hindi kami na-bore nung time na yon. Kaso, yung mga kwento nito ay puro katatakutan. Hinayaan na lang namin nun kasi bagay naman yon sa ganoong sitwasyon. Ang isang kwento nito na tumatak sa akin ay yung tungkol sa isang nilalang na naglalagi doon mismo sa bundok na pinaghahikingan namin.
Masamang espiritu daw ito na nangunguha ng mga tao na naliligaw. Kaya dapat na mag-ingat dahil kung hindi ay hindi na kami makakabalik pa kapag nakuha ka nito. Natawa naman ako noon dahil takot na takot yung mga kaklase ko. Mga alas 9 na noon ng gabi nang mag-ready na kami sa pagtulog. Maaga pa raw kasi kami bukas. Bandang alas 2 ng madaling araw, naalimpungatan ako. Naiihi na rin kasi ako noon, kaya lumabas ako ng tent. Nung medyo makalayo na, ay ginawa ko na yung business ko. Nung matapos yun, ay kagad naman ako naglakad pabalik sa may tent. Pero hindi pa man ako nakakaabot, ay may narinig na akong kaluskos. Hindi naman ako natakot noon, kasi syempre, bundok yun. Marami kang pwedeng marinig at makita, lalo mga hayop. Lumingon ako kung saan nanggagaling yung kaluskos. Napatakbo ako bigla pabalik ng tent. Hindi ko man nakita ng malapitan at malinaw ay hindi ko makalimutan yung nilalang na nakita ko nung time na yon. Nakatayo lang ito sa may likod ng puno. Madilim pa kasi noon, pero sure akong naatingin lang ito sa kung nasaan kami, na para bang binabantayan kami nito. Kita kong hugis katawan ng tao ito. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog dahil sa takot na baka may gawin ito sa amin na masama. Sumilip pa ako noon isang beses at wala na ito kung saang puno ko ito nakita. Nung magkaliwanag na, ay kinuwento ko ito sa mga kasamahan ko, pati na sa guide na kasama namin. Ang sabi lang nito ay sigurado siyang ang nakita ko noon ay yung nilalang na kinuwento niya sa amin. Maswerte daw ako dahil hindi raw ako nainggan yung lapitan ito. Dahil kung nagkataon ay baka kinuha na rin ako nito. Nakampante ako noon na wala namang nangyari sa akin. Dahil nga sa nakwento ko ay nag-aya na yung mga kaklase ko na umuwi na dahil takot na sila noon. Hindi ko rin naman yun makakaila. Kahit ako man ay takot na takot nung oras na yun. Ikaw ba naman na first time mag-hiking tapos ganun pa ang naging experience mo? Nung makaalis na kami sa bundok at nasa biyahe na pa uwi, ay ramdam ko pa rin yung takot dahil sa nangyari. Naaalala ko pa rin yung tingin ng kung anumang nilalang yung nakita ko noon. Pero thankful nga ako dahil hindi naman ako nito ginawa ng masama, pati na ang mga kasama ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, sir. Maraming salamat sa pagbabasa. Pagtigil namin para magpahinga. Pero ready naman kami noon. Ay sigurado siyang ang nakita ko noon ay yung nilalang na kinukwento ko na kinuwento niya sa amin. Nasa labas din kasi yung pinaglagyan namin ng tubig. Dahil may kailangan pa kaming gawin doon sa bahay.